Meron tayo dito mga kapadyak na frame galing sa Jokebreaker. Sa video na to, i-frame check natin to. Etong frame na to, bigyan ni Jokebreaker kasi nag-sponsor sila dun sa gaganiping enduro race dito sa Halahala. Isa to sa magiging raffle prizes para sa enduro race na yun. Thank you, Jokebreaker. Sa mga hindi pa nakakilala kay Jokebreaker, ang Jokebreaker is a local bike brand. Pinoy brand siya. Pinoy engineer yung nagdi-design ng bike frames nila. Tapos, pinapagawa nila abroad. Eto yung Jokebreaker Apex X3. Pero ito yung pangalawang model nila. Nung una kasi yung X1. Kung bakit walang X2, hindi ko alam. Siguro in-skip na nila pagkatapos ng prototyping. Ayon kay Jokebreaker, ginawa nila kung ano daw yung suggestion ng community or yung feedback ng community dun sa X1. Ginawa nila dito. Yun yung maganda sa mga bagong bike brand, mga Pinay brand. Nakikinig sa feedback ng community para dun sa improvement or sa ikagaganda pa ng mga products nila. Ganun si Jokebreaker. Na-interview ko din si Jokebreaker nung bike demo. Kung di nyo pa napanood yung video na yun, panoodin nyo na lang din pagkatapos ito. Jokebreaker Apex X3. Ito yung mga kasama niya. Kasama na siyang axle kasing raw axle na to. Tapos, may kasama na rin siyang headset. Sealed bearing headset. Ito yung 4252 na babagsak mo lang. Integrated dun sa frame, yung bearing caps. Wala ka nang need na impress dito sa head tube. Nabanggit ni Jokebreaker na isa sa mga objective nila, mabigyan ng magandang frame yung mga siklistang Pinoy. Pero abot kaya. And also, mabigyan ng 29er na frame yung mga shorter rider na mga Pinoy. Well, pwede ka naman talagang mag 29er kahit anong height mo. Okay lang. Importante, makuha mo yung tamang frame size para sa height mo. Hindi naman sa wheel size nakadepende yung pwedeng gamitin, depende sa height ng rider. Yung frame size talaga yung tinitingnan. Kaya lang, kung shorter rider ka, tapos gusto mo mag 29er, pero low budget ka lang, yung mga mapagpipilian mo na mga budget frames, yung mga murang mga 29er frames, is isa lang yung frame size. Medium lang. Ganun lang. Medium or large pa nga, kung meron man na isa pang size. Walang small. Yun yung problema ngayon sa market natin. Makahanap ka ng 29er na may maliit na frame size kung tataasan mo yung budget mo. Kung titingin ka dun sa mga mas kilala na ng brand ng mga bike. Kaya lang, kailangan dun, sobrang taas na ng budget mo. Hindi na siya pasok sa low budget na option. Eto si Jokebreaker. Yun yung isa sa gustong punan ni Jokebreaker dito sa bike market natin. Labas sila ng affordable, low budget na frame set na merong small size na sa swap sa 5.1 or even do sa 5.0 na rider, 5.2 ganun. Na yung wheel size is 29. May frame size din na available. Ito na sa atin, medium na 29er. May small, tapos may mga iba pang kulay ito na pwede mapagpilian. Ito nga dito sa atin, ito is glossy na green, parang metallic green, ganun yung dating niya. Maganda yung paint job. Decals niya, black lang na Jokebreaker logo, ayan. Yung model name nandito sa top tube. Meron may print lang dito, may mga print lang. Tapos, logo ng Jokebreaker. May nakalagay dito na ISO na 4210-2. 150,000 cycles, design in Philippines. Ibig sabihin, nag-undergo din ng testing to kung matibay ba yung pag-aagawa. Proud naman sila na ilagay yan. Medyo may assurance tayo dun. Naka-emphasize din dito na designed in Philippines, diba? Filipino brand, napakaganda na suportahan itong Jokebreaker. Frame material, aluminum. May battle cage mount dito sa down tube. Dito sa C-tube, walang battle cage mount. Ito kasi is pwede siyang magamitan ng dropper post. Internal cable routing para sa shifter, sa brake cable. Dalawa yung butas dito sa kabilaan. So may freedom ka kung anong orientation ng cable yung gusto mong gawin. Kung gusto mong pagbaliktarin yung pesto ng brake cable, pwede mo magawa dito. Also, meron din siyang cable routing para sa FD. Kung gusto mo siyang i-setup ng 2x or 3x, pwede mo magawa dito sa frame ito. Yung dropper post, internally routed din. Ang ginawa dito na yung Jokebreaker, nilakayan niya yung butas dito. Diyan mo daw ipapasok yung cable para dun sa dropper post. Kaya malaki yung butas dyan. Hindi rin sobrang hirap yung pagka-bend ng cable. Malinis din yan, wala nakalabas dito na cable para dun sa dropper. Kasi ito, yung part na yan, ito yung pwede mong gamitin kung gusto mong mag-side swing na FD. Or kung gusto mo yung down pull, may stopper dito. Pwede rin. Pag-exit dito sa down tube ng mga cable, externally routed na siya. Papunta dito sa preno, papunta dito sa rear derailleur. Post mount yung disc brake mounting para sa preno. Sinisipat ko dito, mukha namang naka-offset yung seat stay. Mukha namang madali pang i-access yung caliper bolts dito sa preno sa likod. RD hanger, replaceable, pwede mapalitan. Hub spacing ito, 142 mm. Non-boost siya. Medyo mas mura yung mga non-boost na hubs. Yung mga
QR na hubs karaniwan, kung yun na yung gamit mo, nakoconvert siya sa non-boost na true axle. Ganun yung pwedeng maging setup. At kung meron ka ng bike, tapos gusto mo magpalit ng frame ng ganito, isa yun sa mga pwede mong gawin. I-convert lang yung hubs mo sa non-boost kung galing ka sa QR, kung supported ng hubs mo. Papalit ka lang ng end caps. Dito meron pang support dito. May bridge dito sa chain stay. May support dito sa seat stay na parang solid na aluminum. May ganyan pa. Ito, meron ding support dito. Medyo mababa yung stand over clearance nito. Hindi mahirapan na sumakay. Lalo kung Pinoy, yung height di naman katangkaran. Suwak na suwak para dito sa mga frame ni Joke Raker. Head tube, tapered. May kasama na siyang headset. Sealed bearing na. Hindi mo na po problema eh. Medyo maliit yung head tube niya. I think itong setup ito, yung mga Joke Raker Apex, para sa mga kumakarera na XC. I think yun yung target nila na market dito. Low budget ka, pero aspiring na XC racer ka, ito yung isa sa mga pwede mong consider na XC frame available sa market natin. Check natin yung weight nitong frame. Weight ng frame is 2.18 kilograms. Chain stay length niya, 450 millimeters. Hindi siya sobrang extend. Medyo nasa mahabang side din. Pero kasi 29er naman. Common na yun na sa ganun naglalaro. Kasi hindi ito gumagamit ng solid na chain stay yoke. Tsaka itong frame na to is compatible pa siya magamitan ng FD. Or ng 2x ng 3x na crankset. Pwede pa dito. SRP nito, magkaiba daw dito sa Luzon. Tsaka sa Visayas Mindanao area. Kasi dahil sa logistics ko siguro. Kaya medyo mas mataas sa Visayas Mindanao. Pero konting-konti lang naman yung price difference. Nasa 7K plus yung SRP nitong Joke Raker Apex X3. May mga dealers na din naman sila sa Luzon, Visayas, Mindanao. Do konti pa lang. Pero for sure, tadami pa lalo yan. Kasi bago pa lang din naman sila na bike brand dito sa atin. Presyo natin dito sa Joke Raker. Maganda yung frame nila. Plus points na Filipino brand sila. Kino-consider nila yung needs ng mga Pilipino, ng mga siklistang Pinoy. Also, nakikinig sila sa feedback ng community, suggestion ng community. Yun yung maganda din. Kaya, ang sarap supportahan. Netong Joke Raker. Ako, na-excite ako sa kung ano pa yung pwede nilang ilabas in the future na i-offer sa market natin. Kasi, ang pakiramdam ko sa kanila, iba yung atake nila eh. Iba yung style nila. Exciting, exciting times. Sana, with enough support sa community natin, tuloy-tuloy lang sila dito sa market natin. Mostly, mga Chinese yung mga kalaban nila dito eh. Yung mga pumapasok sa atin dito, talagang mga Chinese businessman yung mga nagpapasok eh. Wala, yun yung reality ng bike industry dito sa Pilipinas, bike market natin. Sobrang flooded yung market natin ng mga imports ng mga Chinese businessmen. Mas maganda sana, Pinoy brand na nakakaintindi sa needs ng mga Pilipino cyclists. Lalagay ko na rin sa description yung link ng FB page ng Joke Raker. I-like and follow nyo na rin sila para updated kayo sa kung ano man yung mga ilalabas nila, kung may mga promo. Alam ko may mga ginagawa silang giveaways din. So, like and follow Joke Raker FB page. Kung hindi nyo pa napanood yung feature natin, yung short interview natin sa Joke Raker, panoorin nyo na lang yung video na to. Ayan yung video sa bike demo. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak.